Hi guys, welcome once again to my channel. This is Amaya Health and Beauty Tips and Mega Love. Shout out po sa inyong lahat. Ngayon ang sishare ko sa inyo ay ang mabilisang pagpapahaba ng pilik mata at ang pagpapalago ng kilay. Ito nga pala ang ginagamit ko dito sa Japan, ang white petroleum jelly. So, pwede rin ng vaseline, kahit anong tatak ng petroleum jelly ay pwede. So, kailangan lang nyo kumuha ng Johnson Buds para ilagay sa pilik mata. Ayan, i-ano nyo, ipahid nyo mabuti. So, ito naman na hindi nakaka-apekto sa mata kung ayan. So, lagyan rin ninyo ang inyong mga kilay. Yung mga maninipis na kilay na gusto nyo talagang lumago ay talagang 1 week lang ay talagang napakaganda. Siguraduhin lang ninyo na everyday ay maglalagay kayo ng white petroleum jelly. Sa loob ng 1 linggo ay makikita nyo talaga ang napakagandang resulta ang paghaba ng inyong mga pilik mata, ibaba at itaas na pilik mata, pati ang kilay. At guys, kailangan nyo malaman nito. Yung iba nakakaalam na nito na mayroon talaga tayong worms sa ating mukha, yan, sa ating pilik mata. Ang tawag nila dito ay ang face mites at may tawag din dito na parasite worm. So ito ay pangkaraniwan na nakikita sa ating mga pilik mata. Kung kaya kumakatin ng biglaan ang ating mga pilik mata, akala lang natin ay kung ano na. Pero yun pala ay ang mites ng ating muka. So ito ang tinatawag na Demodex mites sa ating muka. Kauna-unahang mga nagsusulputan sa pilik mata. So wag nating i-ignore. Ito naman ang makikita nyo naman ay sa ating kutis sa muka. Nakakatakot guys. So ito namang Demodex mites ay talagang kailangan din naman natin ang ganyang bakterya o ganyang hayop sa ating mukha. Huwag lang marami. Huwag kayong masyadong paalarma kasi ito ay talagang kailangan ng ating kutis. So kung ang the best na gagawin natin ay ang regular na paghihilamos, so mababawas-bawasan ng ating mantika sa mukha. Guys, ito yung tigakain ng mga oily nating mukha. Magmumula sa anit, tapos lumalabas sila. At kung mapapansin mo itong parasite worm sa ating mukha ay wala man lamang, kain lang siya ng kain, pero wala silang apuwit, hindi sila pumupupo. So, ang pinakapupo nila ay nasa bibig nila para manganak lang sila ng manganak at mag-iwan ng mag-iwan sa ating mga anit, guys. So, kahit sa ilong, meron tayo. So, kahit sa mga gilid-gilid ng ating sa noo, ayan. So, pangkaraniwan talagang ito ay nakikita sa pilik mata, ayan. Sa mga pag-akala natin, yung balakubak lang na hindi natin alam na iyon na yung kumakain ng ating mga oil sa ating anit. Sa YouTube, sa Google, makikita nyo ang kung paano gamutin ang mga Demodex mites. Ang nakita ko sa Google ay mayroong tea tree oil. Pero ako, ang aking ginagamit ever since ay ang extra virgin olive oil. So, ginagamit ko yan sa aking anit. So, tingnan nyo to guys. Sa aking pilik mata. Ayan yung dulo ng halos yun ay ginagamit ko sa buong may maligo. May ugat. At pag nangangati ang aking pilik mata, ito ang aking yan pala ay talagang kinakain ng ating silver. At labas-masok. Lalo-lalo na kapag tayo ay tulog, yan ay labas-masok sa ating anit. Natin ay maraming. Guys, i-search ninyo kasi talagang nakakakilabot kapag makikita niyo talaga nakikita ng pangkarniwan no? Dahil kukuha lang sa mukha ninyo ng konti tapos ganito na yung makikita sa stethoscope yun o yun na ngayon yun na yung makikita kaya nakakatakot din minsan pero yung pala yung talagang yun ang talagang buhay natin kasama na natin sila ganun ayan. So guys, tayo pala ay may iba-ibang klase ng worm sa mukha. At ang ating itong worm na sinasabi nating face mite ay 8 ang
ang kanilang paa. So, hindi nalalayo sa mga gagamba, sa, saan pa ba? Basta walo. So, guys, talagang, talaga nakakadiri. Hindi mo alam kung natatak ka o kung ano pa man, ano? So, yun guys, so, titignan niyo yung mga anak-anak ninyo. Talagang dito ang pugad na gusto ng talagang, yung sa may bandang, sa may bandang, yun ang gustong-gusto. So, meron din sa ilong, guys. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo sa ilong ay talagang minsan nangangati din, ano? Sa sobrang dami ng balahibo, tapos halos sa tanggalin natin ang balahibo, di ba? Yun, meron ding parasite worm din yung loob ng ating ilong dahil yun ay mayroon ding anit, mayroon ding buhok, ano? So talagang pag-iisipin ko, talagang hindi ko alam kung ako'y natatakot ba? Hindi ko alam kung kinikilig ako pag hindi ko malam kung basta ganun ang nararamdaman ko. So ito yan, tingnan nyo yan, pangkaraniwan ni Anjan sa malapit sa ating noo. Ayan, ito nga pala yung ilong. So kita nyo naman ang ilong, talagang minsan ay kumakati. At alam nyo ba guys, ito ay mas lalo nyo mapapansin kapag taglamig. Siyempre, pupunta kayo sa meron kayong heater. So, ang tendency nun, parang madadry ang ating kutis. Nangangati. Iyon ang aking nararamdaman kasi talagang andyan ang pangangati ng pilikmata, andyan ang pangangati ng ilong. Yan, pagtaglamig, talagang nakaka-encounter ko yan. Ito naman ang ginagawa ko sa gabi. So, nakita ko to sa friend ko at saka sa mga ibang artista na naglalagay sila sa ilalim ng mata. So, at saka sa ibabaw ng tarukap ng mata. So, ako talaga nagiginhawahan din at saka matagal ko na tong ginagawa, ano? Meron ba sa inyong nangangati ito, yung pagitan ng dalawang kilay? So, maraming ganyan. So, parang nagkakabalakubak, ganun. Guys, ito ay talagang, yun na yung kumakain ng sebum. Yan yung talagang worm na talagang nakakatakot. So, ang ginagawa ko din dito ay ang binababad ko ng olive oil. Talagang matatanggal ang kati, matatanggal ang balakubak, ganun. Kaya talagang napaka-importante ng olive oil. Kasi ang olive oil ay talagang masyado siyang mapait at medyo talagang matapang. Ito ang olive oil ay maganda rin sa nangangating lalamunan. Uminom ka lang isang kutsara, talagang natatanggal na ang kati. At ito pa guys, maniniwala ba kayo na ang toothpaste ay pinangsa hihilamos ko na rin? Maganda dong ipangpak sa mukha. Kung wala kayong ganitong toothpaste ay kailangan ninyo na bumili ng honeybee at lagyan nyo ang toothpaste nyo ng honeybee, yun pa rin ang resulta. Napakaganda at saka ang pinaka-importante dito ay unat na unat na rin ang inyong mukha. At kung ako ay magsasabon sa mukha ay talagang nilalagyan ko ng sodium bicarbonate. Ito ay ang baking soda. So, pag nangati ang inyong pilikmata, kumuha lang kayo ng kumuha lang kayo ng olive oil, ay solve na. Nangati ang inyong ilong, kumuha lang kayo ng olive oil at saka Johnson Baths, talagang solve na rin. So, yung mga katikati sa mga face natin ay maganda talaga ang olive oil. So, alam niyo na, olive oil. Tapos, pag ako'y naghihilamos, kailangan kong maglagay ng baking soda sa aking sabon. So, ang maipapayo ko sa inyo, yun ding ating anit ay yung aloe vera ang ating gamitin dahil ito talaga hindi nakapaglalagas. So, kahit na sa kilay ay talagang maganda rin ang aloe vera. So, guys, talagang super duper walang lagas ang mangyayari sa inyong buhok, guys. So, alam nyo na guys, ang aking mga style. So, ang pinakamaganda niyan talaga sa mukha na ating gagawin ay huwag niyong pare-pareho ko para hindi sila nai-immune. So, kailangan kung kayo ay naghilamos na may baking soda, bukas naman mag-scrub kayo ng asin or mag-scrub kayo ng
ng sugar, ganon, yung granule sugar. So, lagyan nyo ng honeybee, ayun. So, maraming kailangan na umistyle sa mga paggamit ng mga sabon. Kung hindi lang din nadadry, try nyo muna ha. Kung hindi lang din nadadry, so go, yun lang yun. So, kasi guys, talaga nakakakilabot kapag may kumakatina sa ano ko, sa aking buka, para pang ang ini-imagine ko talaga, yun na yun. So, kahit sa baby, huwag na huwag kayong kikis talaga. Kung talagang napaka delikado. So, sabagay, hindi nyo maiiwasan yun. Ando doon na anak ninyo, natutuwa kayo, talagang super duper nakakatakot. So, thank you so much guys. At talagang araw-arawin nyo lang ay talagang super haba. So, magpapasalamat ako sa inyo lahat. At sana ay matry nyo, pagpatuloy nyo lang araw-araw para sure na talagang hahaba. So, 3 days nga lang kung iyon ay araw-arawin mo at saka umagat-hapon ay talagang 3 days lang makikita mo ng kakaibang humahaba siya. So guys, thank you so much for watching and see you to my next vlog. Hindi ko muna ito puputulin, alam na, ganon. Gusto ko rin naman na mahaba-haba, ganon. So thank you so much guys and see you to my next vlog.